Gemini, hi, welcome to Mystic Lane PH. At ito ang inyong weekly reading for September 30 to October 6, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, paki-check niyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see, Gemini, what's coming to you this week? September 30 to October 6 for Gemini. Okay. Justice. Oh. So parang meron kayong makukuhang ano katarungan. Mm-mm. This is also about karma. Oo, kung ano itinanim, yun ang aanihin. And if there's someone na merong nagawang kalokohan sa iyo, so pwedeng makukuha mo na yung hustisya na 'yan. Mm-mm. This is also bringing balance into your life. Pwedeng kung nung mga nakaraan feeling mo sa isang bagay ka lang nag-focus at napabayaan mo yung ibang bagay na importante rin sa buhay mo, like family, your career, your job. Just take what resonates. Ngayon, bibigyan mo na ng time yung pareho mong mga priorities. Oo. Ima-manage mo yung oras mo. O, diba? Nakakaloka, harmony pala to. O. Diba? Harmony is like balance, maayos. Maganda yung flow. Wow, okay. Yeah, I think ngayon may pagkakataon ka na na mabigyan ng panahon yung ibang napabayaan mo in the past. Safe travel. So, pwede yung iba sa inyo magbabakasyon, mag-unwind, you want to, you know, give more time sa mga mahal mo sa buhay, sa family mo, and know that whenever you travel, you are safe. You are safe, okay? So, let's see. Lalo na kung yung iba sa inyo ay, ano, mag-a-abroad, magtatrabaho na doon, magmamigrate. Okay, your overall energy is the Lovers. This is your energy, Gemini. So, this is commitment. So, pwedeng meron kayong papasukin na commitment ngayong week na to or a major decision in your life. Kung ano yung path na pipiliin mo. Minsan kasi maraming choices. And the more na maraming choices, the more na parang nahihirapan tayong pumili. So, in what area tong major decision? Seventh house. Uy, sa relationship. Mm-mm. So, pwedeng may iba sa inyo papasok sa isang romantic relationship or maaring you will take your relationship to a higher level of commitment. Let's say, mag-engage ka o kaya magseseryoso na kayo. Or you will have, you will move in together. Magsasama na kayo ng person mo. And this can also mean a business partnership, okay? Sa seventh house, any mutual relationship or partnership. Your challenge is the Ten of Wands. So, maraming responsibilities. Maraming kailangang asikasuhin this week. So, ngayon, ang challenge sa'yo is kung paano mo mamamanage yung time mo para harmonize pa rin. May harmony pa rin sa iyong life. Your opportunity is the Queen of Wands. You're very creative, Gemini. Marami kang mga ideas na maaring ngayong week na to, mas mabibigyan mo ng chance para magawa na. Lalo na kung ito yung mga napabayaan mo. Yung mga sinasabi na, saka na lang, next week na lang, or next month na lang. Dahil may iba ka pang mas importanteng inaasikaso. You also have opportunities to travel. Mm-mm. Can be for work, for your business. Let's see your blessing. The blessing. Knight of Cups. Love offer. Merong yung iba sa inyo, Gemini, if you're looking for a romantic partner, maaring ngayong week na to, merong magpapakilig sa'yo. This will make your, sweep you off your feet. Oo. I also see proposal. So, pwedeng kung seryoso na ang inyong relasyon ng person mo, pwedeng ang isa sa inyo ay magpo-propose na.
dun sa inyong partner. And for some of you, this is an offer of like a job, offer of a new business opportunity, ninth house travel. So I think yung iba, no, kung nag-aasikaso kayo ng visa, passport, or anything related to travel, ngayong week na to, makukuha nyo na yan. Yung papers, makukuha nyo na. Documents, approval. And also, maaring yung iba sa inyo may mag-offer na pag-aralin kayo. Napaka-random ng reading, but pwede yung person mo. O, pag-aaralin ka, or parent mo, sabihin niya, o sige, mag-aral ka, itong gusto mo, susuportahan ka. Okay, ito na natin, money, career, finances. Money, career, finances for Gemini. Bothered, oy, ang dami niyong ano, iniisip ngayong week na to, or iisipin. Okay, masyado mag-overthink, Gemini. Actually, mga Gemini, madalas talaga mag-overthink. Kasi parang feeling nila, meron silang dalawang katauhan, no? Kaya ngayon, Gemini is like twin. Meron silang other side. So, yung iba, nababother kayo dun sa gusto ng isang, gusto ng other side nyo, at saka yung gusto ng isang side. Maari kasing meron kayong trauma sa inyong past experience, sa trabaho, sa career, sa business na ayaw nyo na ulit mangyari. Kaya very careful kayo sa mga ipupursue nyo ngayon. But there is a gift coming your way. Pwedeng form of cash or kind. So, merong magbibigay sa inyo ng regalo. Wow. You have the King of Cups and Judgment. Major change. Yung iba sa inyo may pagbabago kayong gustong gawin sa finances ninyo, sa resources nyo, sa trabaho nyo, sa business. I feel like you are focusing on what you love doing. So, ano talaga yung gusto mong ginagawa sa trabaho mo? Or what your passion is? Or maaring ngayon, mas determinado ka na na makapag-focus sa career, trabaho mo para makita mo yung resulta ng efforts mo. Pagdating sa love life, let's see. Flirting. Oh, Gemini, you're flirting. Oh my God. Oh, nako ha. Gemini. Merong energy ng past. Of course, hindi ito mag-resonate para sa lahat. But, maaring merong person from the past na mag-reach out sa inyo. At kumustahin kayo. Gusto kayong kausapin. O baka mamaya guluhin pa kayo. Diba? Lalo na kung hindi ka pa nakamove on sa person na to. Tapos, nagpaparamdam. Diba? Tapos ikaw nasa-stress ka kasi ano ba to? Anong gusto nito? Four of Pentacles. Yeah, hindi pa to nakaka-move on. Kaya siguro, it's either ikaw yung hindi pa nakaka-move on your, or yung person mo. There is someone na checking up on you. Parang inaalam niya what's going on sa buhay mo. Parang hinahanap niya yung mga updates mo. Pwedeng in-stalk ka sa iyong mga social media accounts or really trying to connect with you. Parang ano eh, this person from the past, hindi pa siya naka-move on. Kaya, iniisip niya, baka may chance pa siya. Or, pwedeng reversal yung role. Ikaw yung hindi pa maka-move on sa person mo and you are really trying to connect. Shine. Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Oh, diba? Ikaw daw ay mas kikinang. Dahil sa iyong mga talents and skills, maaring mas magagamit mo ngayon yung mga abilidad mo, talento mo. Minsan kasi iniisip natin, I'm not good enough, or hindi ko kaya yan, or ano. Pero actually, alam mo sa sarili mo na marami kang kakayanan. Yung iba, nahihiya lang, or parang ayaw lang nila na, wala na silang lakas ng loob na mapunta sa kanila yung spotlight. Okay?
So sabi nga, don't dim your light, hayaan mo to shine bright. Diba? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.